Ang San Miguel Beer ngayon ay kinakailangan manalo dito sa Game 4. Dahil kapag sila ay natalo pa, ibig niya sabihin malaki na ang tsansa na Hinebra makakapasok dito sa finals. Dahil kapag nag 3-1 yan, posible pa rin makabawi ang SMB. Pero mahirap na, lalo na at ang ganda ng nilalaro ng Jean Kings. So masasabi natin na must win ang sitwasyon ngayon nitong San Miguel. At huwag na tayong magulat kung gagawa sila ng trade kapag sila ay natalo pa dito sa Barangay Hinebra sa playoffs. Dahil sa ngayon mataas ang expectation sa San Miguel dahil sa lakas ng kanilang lineup. Pero nahihirapan sila dito sa Barangay Hinebra na marami pa ngang injury na pinagdaraanan. So may mga nagsasabi talaga na itong San Miguel ay kinakailangan gumawa ng major moves para masiguro na sila ay makakabawi. Sa ngayon kasi, kinakailangan gumawa ng adjustment ni Coach George Gallant para sila ay makasiguro na makatabla ulit sa serye. Pagdating dito sa mga trades na pwede nilang gawin, asahan natin na gagawa ng major moves ng San Miguel para hindi sila mapag-iwanan. Dahil nakikita natin ang weakness ng San Miguel ngayon ay yung sa rebounding, kaya't mukhang ito talaga magiging problema nila at ito ang kanilang i-address. Dahil nakita natin na yung team na nananalo sa rebounding, usually yun ang nananalo doon sa game. Kaya kinakailangan kumuha ng San Miguel na isang big man na tutulong dito kay Junmar Fajardo. So iyan ngayon ang kinukonsidera ng SMB. Marami din na nagtatanong kung posible kaya magkaroon ng bagong power forward ng San Miguel o bagong center na tutulong kay Junmar Fajardo. Malaki ang posibilidad na yan nga ay mangyari dahil itong San Miguel Beer ngayon ay nakita natin hirap na hirap dito sa Barangay Hinebra na wala pa si Isaac Go, si Jamie Malonzo o Jeremiah Gray. So asahan natin na magkakaroon ng pagbabago dito sa San Miguel Beer sa lalo't madaling panahon. Dahil kahit na sister team siyan, gusto siyempre ng San Miguel na sila ang manaig dito sa labanan kontra sa Hinebra. Naaamoy na nga ba ng Barangay Hinebra ang finals? Kahit 2-1 pa lang yung score, maraming naniniwala na malaki ang tsansa ng Barangay Hinebra na sila makaabot sa finals dahil sa superior coaching. Iyon daw ang nagiging pinakaiba nitong labanan ng San Miguel at ng Barangay Hinebra. Kasi kung ikukonsidera daw natin yung manpower, makikita naman natin na parehas lang sila. Maraming nga nagsasabi na mas nakalalamang pa itong San Miguel dahil maraming injury itong Barangay Hinebra. Pero sa ngayon makikita rin natin na kahit ganyan na sitwasyon, mukhang talagang ang nagiging problema dito ng San Miguel ay yung coaching at diyan nakakalamang itong Barangay Hinebra. So sa ngayon itong Hinebra syempre hindi naman sila nagiging sabihin natin overconfident. Nakafocus lang sila talaga dito sa susunod na game, sa game 4. Pero marami ang naniniwala talaga na malaki ang bintahe ng Hinebra dahil mas maganda yung coaching nila at syempre si Coach Timko na may hawak dyan. Ikumpara naman dito sa San Miguel na si George Gallant. Sa ngayon, ang Barangay Hinebra, nagre-rely sila doon sa mga players na meron. Sabi nga ni Coach Timcon, kahit wala itong si Malonzo at itong si Isaac Go, ginagawa lang nila ang lahat para sila ay manalo. Kung sino sila at ginagamit lang nila yung mga players na available. Ganun lang talaga magiging sitwasyon ngayon. At sinabi ni Coach Tim na umaasa siya na sa mga susunod pang pagkakataon ay magkakaroon sila ng mas malakas pang team lalo na kung makuha pa nila itong si Troy Rosario. Dahil dito marami ang naniniwala na ang Barangay Hinebra na magiging isa doon sa mga teams talaga na magkakaroon ng tsansa na magkaroon ng Grand Slam. At alam naman natin na yan talaga ang inaasam ng Gene Kings. Dahil sa tatlong SMC team sila na lang ang hindi nakakagawa nito. Kaya sa ngayon, itong Barangay Hinebra kahit sabihin pa natin na mukhang malaki tsansa sa finals ay sinasabi nga nila one game at a time lamang ang kanilang gagawin para masiguro na ito ay magagawa nila. Habang ang lahat ay nakapokus dito sa labanan sa semifinals ng San Miguel at Hinebra at ng TNT at ng Rain or Shine, mukhang merong malaking trade na mangyayari ngayon. Dahil syempre yung mga teams ay gustong magpalakas, hindi lang Hinebra, San Miguel at TNT at Magnolia ang may gusto niyan. Kaya ngayon ang tanong ay kung sino ang involved dito sa trade na pwedeng mangyari. Dahil kahit ongoing yung semis, pwede pa rin gumawa ng mga trades itong mga PBA teams. At ang balita natin, mukhang itong Converge Fiber Xers ay ino-offer itong si Jeyo Ambohot para dito kay Dave Ildefonso ng Northport. Alam natin na mayroong problema, may contract dispute si Ildefonso dito sa Batang Pierre. At yan ang dahilan kung bakit hindi pa siya nakapaglalaro. At ang balita ngayon, mukhang gusto rin mag-offer nitong Converge dito sa Northport para ito ay matuloy.
Alam natin na ang Northport ayaw pang itreat si Ildefonso. Pero kung si Jeyo Ambohot ang kaparit, baka magbago sila ng isip. Dahil itong si Ambohot ay 6-7 na stretch forward na may 3-point shot. At alam natin, ang tatlong SMC teams, yan ang hinahanap. Itong San Miguel, Ginebra at Magnolia. Yan nga ang dahilan kung ba't itong Ginebra at San Miguel in particular ay pursigido na makuha itong si Troy Rosario. So kung makukuha nila si Jeyo Ambohot, pwede nang magkaroon ng stretch 4 yung tatlong SMC teams. Pwedeng si Rosario sa Ginebra, pwedeng si Navarro sa San Miguel, at itong si Ambohot sa Magnolia. Pero alam din natin, ang Converge ay mag-o-offer din dito kay Troy Rosario. Isa ito siguro sa dahilan kung bakit gusto rin ng pakawalan ng Converge itong si Ambohot, dahil kukunin nila si Troy Rosario. At kung mag-o-offer sila ng trade para kay Ambohot, mukhang confident ang Converge na ito si Troy Rosario ay makukuha nila. So abangan natin kung ano mangyayari dito sa trade transaction na yan, at kung ito nga ay matutuloy at makaka-score ang Converge. Natalo man ang TNT Tropang Giga dito sa kanilang huling laban kontra sa Rain or Shine Elasto Painters, ay confident pa rin ang maraming analyst na ito ay makapapasok sa finals. Kahit na sabihin natin na nag-comeback sila at kinapos dito sa laban sa Rain or Shine, maraming nagsasabi na yung confidence ng TNT ay nandyan pa rin. Parang yung nangyari dito sa NLEX Road Warriors na natalo sila ng isang beses pero sinunod-sunod na nila yung panalo. So malamang ganyan ang mangyari dito sa TNT Tropa. Ang nakafocus siguro ngayon ng TNT ay dito sa pagharap sa Barangay Ginebra, dahil mukhang yan na ang magiging labanan ngayon. Sa tingin ko, itong Barangay Ginebra ang malamang makakalaban ng TNT Tropang Giga. So as it is, pwede nating masabi na itong TNT ngayon ay kahit na maganda yung performance nila at kahit sila number 1 seed dito sa grouping nila, maraming naniniwala na may malaki chance na Ginebra na manalo. Kaya sa ngayon, masasabi natin na itong TNT gagawin ang lahat para masiguro na sila ang magkakaroon ng kampiyonato. Alam naman natin na itong TNT Tropang Giga ay matagal na rin na hindi nakakagawa ng kampiyonato. Well, actually si Jojo Lastimosa, tinalo nga niya ang Ginebra. Pero ang tinutukoy natin ito si Chot Reyes. Kaya gusto niya syempre makabaway dito sa Barangay Ginebra. At magiging maganda yan para dito sa comeback na ginawa niya sa PBA. So abangan na lang natin kung anong magiging sitwasyon dito. Pero sa ngayon ang TNT syempre nakafocus dito sa labanan nila kontra ROS. Kapag nanalo TNT dito sa laban mamaya, masasabi natin na halos 99% sigurado sila makakapasok sa finals. Dahil mahihirapan ng Reynolds siya na talunin sila ng sunod-sunod. So iyan ngayon ang tinatarget ng Tropa. Kung ikaw naman si Coach Yeng Yao, gusto mo siguraduhin na makakatabla ka, dahil kapag ikaw ay natalo pa, medyo mahirap na makabawi. Kaya ito ang aabangan natin ngayon. At sigurado na magiging exciting ang labaran ng TNT at ng Ross. Shout out kay Joseph Pineda, RG Bueno at Dalina Family, Joshua Giray Espejo at Rosales Family, Edwin Carmona Jr., Dexter Domer, Andrew, Michael D., Katsakino Dukusin, Ireneo Salangsang, Alicia Garcia, kay Junjun, Angie, Patpat at B-Boy Matas. Pinabati din natin si Terdy at Aldin Balaba, ang Mitch Bagares Family, pati na rin si Anthony Allen, Malyari Mascarinas, si Jonel Alagon at si Lino Valles Family, at pinabati din natin ang iba pa nating mga taga-subaybay.